What's up mga ka-money magnet? Naririto na naman tayo para sa isang pangpaswerteng hatid. At ang pangpaswerte natin ngayon ay gagamitan natin ng luya. Sa luya kasi, kapag ito'y ginagamit natin na pangpaswerte, mabilis ang tubo o usbong ng kaswertihan sa ating mga tahanan. Lalo pa nga't kung ang luya na yan ay nadadasalan natin at nagagawa ng ritual. Isa pang bagay na makakadagdag sa pangpaswerte gamit ang luya ay sa pagsusulat ng salitang kasaganahan at samahan din natin ng numero 8. Alam naman natin na ang ibig sabihin ng 8 ay infinity o walang katapusan. Kaya't ibig sabihin, ang kasaganahan na yung mararanasan ay panghabang buhay na at wala ng katapusan. Natitiyak ko sa iyong kapag ito ay ginawa mo, tiyak ang kasaganahan ng buhay mo na dadapo sa iyong pagkatao. Alam mo bang ang luya ay napakabilis lang na umusbong sa ating mga bakuran? Kung gaano ito kabilis umusbong at tumubo, ganun din kabilis ang usbong ng swerte na mapapa sa atin. Ang success at tagumpay na iyong inaasahan ay makakamtan. Kaya nga pansinin mo, yung mga taong nagtatanim ng mga luya, madalas sa kanila ay maraming blessing ang nakukuha. Kaya pinapayuhan ko rin kung meron kayong mga hardin o garden, magtanim din kayo ng luya. Pero kung wala naman, ay maaari na lamang natin gamitin ang luya para pang-akit ng swerte. Ang salitang kasaganahan ay umuugnay para ikaw ay magkaroon ng isang masaganang buhay na hindi kinakapos at hindi nahihirapan. Alam ko namang sa panahon ng pandemya, marami sa atin ang nagigipit at nauubusan, lalo pang nasasaid at nawawala ng pera. Pero ang lahat ng pandemya ang ating pinagdadaanan ay matatapos din. Manatili ka lamang maging positibo at isipin mong ang lahat ng ito ay pagsubok lamang. Na kapag napagtagumpayan mo, ay wala na iba pang pagsubok ang hindi mo kayang mapagtagumpayan. Manatili ka ring maging positibo na makakamtan mo ang success sa buhay. Kapag kasi ikaw ay nangangarap at may goal ka sa buhay, makakamit mo ang anumang naisin basta't palagi mong iisipin na ang lahat ng ito ay kaya mong makamtan. Gamitin mo rin yung tinatawag na law of attraction. Akitin natin yun sa buhay natin sa pamamagitan ng manifestation. Pagmamanifest o pag-a-attract ng pangarap natin sa buhay natin. Ito ngang paraan na ginagawa natin ng pagsulat ng kasaganahan at may numero 8 ay isang paraan ng pag-a-attract o pagmamanifest para ang lahat ng pangarap natin ay mapasa atin. Gamitin mo rin yung tinatawag na affirmation. Kahit sino ang kausap mo, sabihin mo lang na ang buhay mo ay magiging masagana. Sabihin mo lamang na ikaw ang uulad at talagang makukuha mo ang goal mo. At natitiyak ko sa iyong lahat ng pangarap mo ay mapagtatagumpayan mo basta't samahan mo lang ng pagsusumikap. Kasi kahit anong gawin natin pang paswerte, kung ikaw ay naghihintay lamang ng swerte at hindi mo sinasamahan ng pagkilos at pagsusumikap, ay wala rin mangyayari. Kaya tandaan mo, kung gusto mong magtagumpay, samahan mo palagi ng pagsusumikap at positibong isipan para makamit mo ang tagumpay. Dahil walang magiging imposible sa isang taong nagsusumikap, nangangarap at gustong makamit ang mga nais niya sa buhay. Maging positibo ka lamang na isipin mo ang lahat ng ito ay mangyayari. Alalahanin mo mga ka-money magnet na walang sino man ang nagtatagumpay ang negatibo. Karamihan sa mga nagiging successful, yung mga taong palaging positibo ang mga iniisip nila. Kaya nga ako, sa mga naglalabas ng mga salitang hindi maganda at nagkukomento ng hindi maganda, naaawa lamang ako sa kanila. Dahil walang ibang bukang bibig ang mga bibig nila, kundi mga negatibo. Yung mga negatibong tao na yan, may patutunguhan ba? Kaya huwag mo silang tularan. Kung may mga makilala kang negatibong tao, ay mas mabuti nang ito'y iwasan. Para sa ganun, hindi ka matulad sa kanila. Kung maghihirap sila, maiiba ang landas mo. Kasi nga sabi ko sa'yo,
Meron tayong tinatawag na law of association. Kung sino yung sinasamahan mo, yun yung buhay na mangyayari at magaganap sa'yo. Kaya't kung palagi mong kasama ay mga negatibong tao, negatibo rin ang mangyayari sa buhay mo. Pero kung ang palagi mong sinasamahan ay mga positibong tao at successful, panigurado, magiging positibo ka rin at magiging successful. Katulad nga ng paggawa ng pampaswerteng ritual na to, na kapag positibo ang naging pananaw mo, maibabalik nito sa iyo ang swerte. Maibabalik nito sa iyo ang hangarin mong magtagumpay. Kapag naisulat mo na sa luya ang salitang kasaganahan, lagyan mo rin ang numero 8 para ito'y maging infinity at walang katapusan. Dahil kapag nilagyan mo ng 8, ang swerte sa buhay mo ay panghabang buhay na at hindi matatapos na ikaw ay bigyan ng blessing sa buhay mo. Kapag nagawa mo to, sana man to natin dapat ilagay. Ilagay mo to sa ilalim ng iyong unan para ito'y iyong mapanaginipan. Yung mga bagay na pangarap mo ay mapapanaginipan mo at habang napapanaginipan mo, uusad ang pangarap mo hanggang sa maisakatuparan. Pero bago mo to ilagay sa ilalim ng iyong unan, pakatandaan mo lamang na dasalan mo muna to ng isang ama namin o isang sumasampalataya kung ikaw ay Katoliko. Kung hindi ka naman Katoliko, ay maaari mong gamitin ang dasal na ginagamit mo sa iyong reliyon at walang magiging problema. Basta't ang mahalaga ay madasalan mo ito. Kapag nailagay mo na to sa ilalim ng unan, mararamdaman mo na unti-unti mong napapanaginipan ang iyong mga pangarap. Kapag tinanong mo naman sa akin kung kailan naman ito dapat palitan, mapapansin mo kung ang luya ay nagluma na o kaya naman nangulubot na. Kapag ang luya ay nagluma o nangulubot na, pwede mo na siyang palitan at pwede ka nang gumawa ng panibagong pampaswerteng ritual. Kapag kasi ang isang bagay ay hindi na maganda sa paningin, hindi na maganda sa mata at hindi na rin maganda sa ating paningin, ay dapat na nating palitan dahil hindi na to nakapagbibigay ng swerte. Pero pwede ka naman gumawa ng panibago. Basta't naluma na, palitan na agad at gumawa ng panibagong pampaswerteng ritual na katulad nito na ilalagay sa ilalim ng unan. Tandaan, habang ginagawa mo to, ang lahat ng pangarap mo ay unti-unting maisa sa katuparan. Basta't sasamahan natin ang pagsusumikap at syempre, panalangin sa Poong May Kapal. Huwag mo rin kalimutan na palaging maging positibo para magkaroon ng kaganapan ang lahat ng bagay na pinapangarap mo. Magsumikap, mag-isip ng positibo, manalangin just sa Diyos at paniguradong ikaw ay magtatagumpay. Maraming salamat mga ka-Money Magnet. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, ay mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!